The Asian Institute of Maritime Studies was founded by Captain Wilihado P. Abuid in August 1993. We may not be able to change the direction of the wind, but as one family, we can always adjust our sails to reach the port of our destination. Our mission is to provide accessible, culture-driven, and exemplary learning environment in the provision of relevant, equitable, and lifelong education and training services. We envision AIMS to be the home of maritime, engineering, and heritage knowledge exchange, and to be the provider, employer, and investment of choice. We live by our core values: achievement, integrity, mastery, and service. Quality education, training, and support services are our commitment to produce resilient leaders for the seafaring, engineering, and creative industries. We don't just accept the smart, intelligent, and resilient students, we help them become AIMS Academic Program Offerings. Student Organizations. Institutional Organizations. Academic Scholarships. La Familia Scholarship. Pamayanan Scholarships. Scholarship for Educational and Entrepreneurial Development. Funding Assistance. World-class academic facilities. National and international partnerships and accreditations. Take the free online examination anytime, anywhere by visiting this link. Payment options. For scholarship applications and inquiries, please feel free to contact us. Experience AIMS.
Natatagong paraiso sa Mindoro. Ang nakamamanghang isla ng Lubang. Ang Lubang ay binayaan ng mayamang kasaysayan, kakaibang kultura at magagandang likas na yaman. Bilang isang destinasyon, dinansagan ito bilang Amazing Island. Kamangha-mangha dahil natuklasan na mayroong pinagsama-samang kayamanan ng mga atraksyon mula sa kasaysayan, kagubatan, coral reef, dalampasigan, rock formations, at pamakultura. Sa Lubang, pinahahalagahan ang likas na kapaligiran, ating kasaysayan, at ating kultura dahil naniniwala tayo na ito ang ating pinakamahalagang kapital. Ang pangangalaga sa mga ito ay matiyak na ang Lubang ay mananatiling destinasyon ng maraming henerasyon. Sa puntong ito, nais kong ayayahan kayong lahat na suportahan ito, inisyatiba at maging bahagi ng island community habang tinutulak ito o sarili patungo sa hinaharap. Tara na mamuhunan sa Lubang, mag-iwan ng mamanahin at maging bahagi na napapanatiling pag-unlad ng isla. Ang Lubang Island ay ang pinakamalaking isla sa Lubang Group of Island, isang archipelago na nasa hilagang kanluran ng hilagang dulo ng Mindoro sa Pilipinas. Ang Lubang Island ay humigit kumulang 150 kilometro, 93 milya, timog kanluran ng Maynila. Mayroong 7 isla sa grupo. Ang isla ay nahati sa 2 munisipalidad. Ang pinakamaling pamayanan ay ang Bayan ng Lubang. Ang hilagang kanluran, dulo ng isla. Ang sentro ng bayan nito ay humigit kumulang 8 milya, 13 kilometro, hilagang kanluran ng Pilipport. Ang timog silangan, kalahati ng isla ay sakop ng munisipalidad ng Look. Mayroon ding daungan na matatagpuan sa barangay Agkawayan. Burka Jamarques. Ang Santa Cruzan Festival mula sa Espanyol na Santa Cruz na ibig sabihin ay banal na krus ay ang ritual na pageant na ginanap sa huling araw ng Flores de Mayo. Pinarangalan nito ang paghahanap ng tunay na krus ni na Helena ng Constantinople, kilala bilang Reina Helena at Constantine the Great. Ang connection nito sa Mayo ay nagmula sa petsa ng Rood Mass noong Mayo 3 na tinanggal ni Pope John XVIII noong 1960s. Dahil sa kalakaran noong panahong iyon na alisin ang mga banal na araw na maaaring duplicate o nakatuon sa mga ahistorical na santo. Ang Feast of the Exaltation of the Cross noong September 14 na ginuginita ang pagbawi ng relic ni Emperor Heraclius mula sa mga Persian sa halip na ang paghahanap ni St. Helena ay pinagsama ang okasyong iyon sa Road Mass sa kasalukuyang General Roman Calendar. Feast of the Immaculate Conception. Ang pista ng Immaculate Conception ay pagdiriwang sa bukal na paniniwala sa Immaculate Conception na pinagpalang Birheng Maria. Ito ay pinagdiriwang ng lahat tuwing 8 ng Disyembre, 9 na buwan bago ang pista ng Nativity of Mary. Ito ay isa sa mga pinakaimportanteng pista ng Maria sa liturgical calendar ng mga Roman Catholic Church. Ang una sa aming listahan ay ang Cabra Island Lighthouse. Ito ay sikat na destinasyon ng mga turista dahil isa ito sa pinakamatandang lighthouse sa Pilipinas. Itinayo ito noong 1889 at may taas na 20.5 metro. Ito ay ang una sa 5 lighthouse na naunang itinayo ng mga Kastila noong Mayo 1885. At ito ay unang sinindihan noong Marso 1889. Ito ay ginamit noon upang maging gabay sa mga barko na papasok sa ating bansa na nagmumula sa South China Sea. Papunta ng Manila Bay o Verde Island Passage, isa ito sa dinadaanan lagi ng mga barko. Ang Hulagaan Falls. Isa lamang ang Hulagaan Falls sa mga magagandang lugar na pwedeng puntahan at liguan ng mga turista sa Lubang Island.
Natatagpuan dito ang talon na sa ibaba nito ay may malamig na tubig tabang na saktong-sakto sa mainit na panahon at talaga nga namang masarap paligo dito. Kung ang gusto mo naman ay ang mag-relax sa dalampasigan at hayaang maglaro sa buhangin ng mga bata, sigurado akong magugustuhan mo ang Lubang Island dahil kagaya ng Quebrada Beach, maraming magandang spot upang maligo at mag-relax sa tabi ng dagat dahil ang Lubang Island ay napapalibutan ng dagat kaya hindi ka mauubusan ng pupuntahan na dagat kagaya nitong Quebrada Beach. At ang huli naman ay ang Punta Cave. Bukod sa maganda nitong beach, sumikat din ang Punta Cave dahil sa sikat na kwento tungkol dito. At ayon sa mga matatanda, may higante na nanirahan sa kwebang ito at nag-iwan ito ng mga bakas ng kanyang talamparan na may kita sa paligid ng Punta Cave. Ang Punta Cave ay matatagpuan sa isa lang lubang sa Barangay Binakas. Kung gusto mo naman ay adventure at magandang tanawin sa tabi ng dagat, sigurado akong magugustuhan mo ang Tubahin Rock Formation. Kapag napuntahan mo ito, sarili mo na lamang ang limitasyon dahil walang katapusan itong mga rock formations na ito na talaga nga namang nakapupukaw ng mata. Isama mo pa ang White Sand Beach na matatagpuan din dito. Halina na tuklasin ang mga lutuin sa lubang nilang matitikman. Isa na rito, nagugan recipe o tinatawag na Lubang Spicy. Ito ay isa sa kanilang lubang fried o pinagmamalaking lutuin na sa lubang nilang matitikman. Ang mga sangkap sa paggawa nito, isa na rito ay ang yellow bean, gata, luya, paminta, piling berde, buka, bawang, sibuyas, asin, daon ng laurel, at mabita. Alam niyo kung paano ito ginagawa. Tumugasa na pinisip ang isda. Kaya naman ay hiwain natin ito. Pagkatapos hiwain, ilagay sa kawali at lagyan ng tubig. Dito na natin sa papakuluan, lagyan ng asin at paminta. Sumunod naman dito ang isang pasalubong na sa lubang nilang pagkakitin. Ito ay ang pagkakitin ng lubang. Ang maraming bagay ng maraming sugat, alam natin na magiging niya ang pagkakitin. Pero bang ang kanilang pagkakitin ay katangitan? Sadyang kakaiba dahil ang kanilang recipe ay naipamahal na pa sa maraming generasyon. Kaya naman, napanatili nito ang lasa ng kanilang pastillas mula noon hanggang ngayon. Kaya naman, mas magandang tikman natin ang pastillas ng lubang. Talaga namang ating makikita na tunay na kamangha-mangha at talagang may pagmamalaki mo ang tanawin dito sa atin sa Pilipinas. Makikita mo din ang kultura ng bawat lugar ay talagang pinagyayaman at natutuklasan sa kanya-kanyang lugar. Marami ding Pilipino ang nag-a-adapt ng kani-kanilang mga kultura na nagmula sa ating mga ninuno. At yung iba naman ay nag-adapt galing sa mga dayuhan. Pero sa Pilipinas pa din talaga masasabi mo na it's more fun in the Philippines. Yeah.
Magandang umaga po. Ngayong araw, ipapakita namin sa iyo ang isa sa Wonders of the World noong January 28, 2012 na matagpuan sa Palawan, Puerto Princesa na ang Underground River. Bago yan, ipapakilala muna natin kung sino-sino ang makakasama niyo sa paglalakbay na ito. Cadet Sagria sa lokasyon ng lugar, Cadet Domingo sa kasaysayan, Malazaga sa bakit ito ay isa sa Wonders of the World, Cadet Holminas sa mga tagpuan, Cadet Roldan sa mga pagkain, at si Deris naman ay sa conclusion. Ngayon na nakilala natin ang mga tauhan, pupunta na tayo sa Palawan Underground River. Malaking bagay ito sa kultura sa Pilipinas dahil ito ay naging mapag-ikunan ng kita para sa karamihan ng mga lokal na tao dahil sa mas mataas na bayad na inaalok ng industriya ng turismo. At dahil kabilang ito sa Wonders of the World, ipinakita kung gaano kaganda ang mga tanawin dito sa Pilipinas. Ito ay naglalaman ng isang buong mountain-to-sea ecosystem at may ilang pinakamahalagang kagubatan sa Asia. Ang kasaysayan ng Underground River sa Palawan. Ang Puerto Princesa Subterranean River National Park ay dineklara na isang UNESCO World Heritage Site sa kabilang ng New Seven Wonders of Nature na matatagpuan sa Palawan, umigit kumulang 50 km sa hilagaan layo mula sa siyudad, sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito ay tinuturing na pinakamahabang maaaring daanan na underground river sa buong mundo. Ang National Park ay bahagi ng St. Paul Mountain Range na matatagpuan sa hilagang bahagi ng isla. And alam ba natin na si dating Pangulong Benigno Aquino III ay dineklara na ang Underground River Day ay noong ika-11 ng November 2011. Ang malawak na kuwebang limestone na ito ay maaaring ng 2 oras mula sa lungsod at dahil sa pambihirang ganda ng kalikasan, nahihikayat nito ang libu-libong mga turista kada taon, kung kaya't napasama ito sa listahan ng kandidato para sa paghanap ng New Seven Wonders of the World. And yan ang kasaysayan ng ating pinakamagandang underground river na matatagpuan lamang sa Palawan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jomar Malasaga at ngayon po ibabahagi ko sa inyo kung ano po yung dahilan bakit napasama yung Underground River sa New Seven Wonders of Nature. So, ang Puerto Princesa Subterranean River o mas kilala po natin na Puerto Princesa Underground River ay idineklara ng isang UNESCO World Heritage Site. At bukod po dito, ito po ay napabilang sa New Seven Wonders of Nature na matatagpuan po natin sa Palawan. So, dahil po ito ay napasama sa Seven New Wonders of Nature ay marami pong mga turista ang pumupunta dito at di lang po mga turista o mga dayuhan pati na rin po ang mga Pilipino. So ano nga ba yung dahilan bakit pinupuntahan nito yung mga tao ito? So una po is yung Limestone Karst Mountain Landscape at pangalawa rin po is yung 8.2 na kilometro na underground na ilog. So makikita po natin sa loob ang pagkakabuo ng stalactite or stalagmite. So gayon din po ang iba pang malawak na yungib. So isa po sa mga katangi-tanging anyo nito ay ang pag-ikot ng ilog sa buong kuweba bago ito tumuloy sa South China Sea. So yun lang po. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Ano nga ba ang mga makikita sa Underground River? At bakit gustong-gustong puntahan ng mga tao dito sa Puerto Princesa? At kahit ang mga dayuhan ay pumupunta mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya tara, silipin natin. Mga nakakamanghang lika na makikita sa Puerto Princesa Underground River. Ang Underground River ay umaagos sa ilalim na nakakamanghang formasyon ng mga bato. At ito ay direktang dumadaloy patungong dagat. Ang nasabing yungib ay pinaniniwalaan na hubog ng kalikasan. Isa sa pangkaraniwang makikita sa loob ng kuweba ay ang tinatawag
na stalactites at stalagmites. Ang stalactites ay ang mga namuong mineral sa itaas ng kesame ng kuweba. Samantalang, ang stalagmites ay mga namuong mineral sa sahig galing sa mga tumutulong tubig galing sa kesame. Ang stalactites ay kadalasang pahaba ang hugis. Ang stalagmite naman ay pabilog o patag ang hugis. Kasama sa mga makikitang stalactite at stalagmite sa loob ng kuweba ay ang iba't ibang hugis ng forma at talagang na may nakakabighani. Ilan dito ang Naked Lady, Mama Mary, Pegasus at marami pang iba. Dumako naman tayo sa mga limang espesyal na putahe ng Palawan. Ang panguna ay ang tamilok. Ang tamilok ay kilala rin bilang woodworm. Pero hindi talaga ito ukol. Ito ay isang molo na naninirahan sa mga sanga ng mangrove trees. Pangalawa naman ay ang lechon. Ang putahing ito ay nakuha natin dahil sa impluensya ng mga Kastila. Pangatlo ay ang sisig. Ito ay kakaibang luto na sisig. Dahil imbis na baboy ang sahog nila, buhay ang ginagamit nilang pangsahog sa lutong ito. Pangapat ay ang chow long noodles. Ito ay isang lutong Vietnamese na ipinarating sa ating bansa. At ang panglima ay ang pinaka-espesyal na crispy pata. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Yubi Daniel Deris. At ibabagi ko sa inyo kung bakit ito ang napiling lugar ng aking kagrupo. Alam naman natin na sagana sa karagatan at kabunduan ang ating bansa. Dahil doon, maraming magagandang destinasyon ang pwede nating pasyalan. Mga natural na destinasyon mula sa kalikasan. Ang isa sa pinakasikat na destinasyon dito sa Pilipinas na dinarayo ng hindi lamang ng kapwa natin Pilipino at ganun na rin ng mga iba't ibang lahi mula sa iba't bangsa ay matatagpuan sa isla ng Palawan, siyudad ng Puerto Princesa. Alam natin na sikat ang lugar na ito dahil sa nagaganda ang dagat at mga isla na pwede nating paglibangan o pagbakasyonan. Dahil nga napapigiliran sila ng mga nagagandang karagatan ay sagana din ang Palawan sa mga pagkaing dagat na tampok nila sa mga turista na bumibisita sa kanilang lugar. At ang pinakasikat na destinasyon kung magagawi ka sa Palawan ay ang tinatawag nilang Underground River na kasama sa UNESCO World Heritage Sites and holds in the new Seven Wonders of Nature. At ayun lamang ang ilan sa mga rason kung bakit itong napiling naming lugar. Sana gustuhan nyo ang aming ibinahagi. Maraming salamat sa pakikinig. Ang probinsya ng Guimaras ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Visayas. Ito ay napapagitnaan ng Bacolod at Iloilo City. Ang probinsya ng Guimaras ay nahati sa limang bayan. Kabilang dito ay ang Buenavista, San Lorenzo, Sibunag, Jordan at ang Nueva Valencia. Kaya naman, masasabi ko na maraming tanawin ang pwede nating mapuntahan sa islang ito. Ito rin ay maraming mga pagkain na hindi nating karaniwang nakikita dito sa lungsod ng Maynila. Mga okasyon na hindi pa natin nakikita sa ibang lugar. Mga produkto na doon lang natin makikita. At syempre, marami pang iba. Itong mga aking mga kasama, ipapaliwanag nila kung ano ang mga bagay na hindi pa natin nakikita at ang makikita lang natin sa isla ng Guimaras. Ang mga hiligay nun, ang mga Ilonggo ay isang grupo na bahagi ng Visayas. Pangunahing lingwahe na ginagamit nila dito ay Ilonggo.
At hindi lamang ito maririnig sa Guimaras, kundi maririnig din ito sa Panay at sa Negros. Magandang araw sa inyo. So, ngayon, pag-uusapan natin ang pagkain sa Guimaras. Alam nyo ba, ang Guimaras ay tinawag ng Mango Capital of the Philippines dahil sa mga mangga nito? Dahil lang sa mangga dito, malalaki, matamis, at may maasim din. Kaya, tingnan natin ang halimbawa ng puno ng mangga. Alam nyo ba, sa Guimaras, ang bunga ng mangga ay hindi lang pang dessert. Ginagawa rin itong mangga pizza, may mango pala. Tsaka jam, ginagawa din itong chichirya. Tsaka alam nyo ba, ang bulalo sa Guimaras, hinahaluan din nila ito ng mangga. Dumako naman tayo sa ibang pagkain sa Guimaras. So, hindi lang manggang may pagmamalaki ng Guimaras dahil marami din silang kutahing seafoods dito. Marami silang mga sipon. Marami silang mga shell. Yun, sa isla dito sa Guimaras, merong restaurant na puro seafoods ang kutahing. Kaya, natunghayan natin ang mga pagkain sa Guimaras. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Kadete Mark Daniel Telo at ako po yung maghahayag sa grupo namin ang Tourist Spot sa Guimaras. Ano nga ba meron sa Guimaras? Sa Guimaras, marami tayong makikita and ang Guimaras ay kilala sa pag ng mangga. Kasi marami po doon mangga na doon marami pong doon po sineselebrate nila yung Mango Festival. Siyempre sa akin, ako po yung magtatala kung ano po ba ang mga tourist spot sa Guimaras. Ang number one na tourist spot sa Guimaras is the Gusi Beach. Sa Gusi Beach, ano bang meron doon? Sa Gusi Beach, magandang maganda po yung tubig doon and sun. Malinis. Kumbaga, ano nila sa tubig doon is the emerald green color and sun is yellow. Susunod sa pinakamaganda sa Guimaras is the Gusi Lighthouse. Malapit lang po siya sa Gusi Beach and sobrang ganda niya po sa photoshoot kasi ang ganda ng background and medyo historical yung dating niya pag nandun sa Gusi Lighthouse. The next one is ang susunod is the Baras Cave. Sobrang ganda niya pag pupunta kayo doon. Sobrang eye-catching niya kasi lalo na pag nandun na kayo sa loob ng cave. Ang ganda na ang color. And ganda rin for photoshoot. And maganda siya isama sa island hopping nyo. Yung Baras Cave. Susunod is the Tatlong Pulo. Bakit ba tinawag na Tatlong Pulo? Pagpunta nyo doon, may makikita kayo na isla na malapit lang doon sa dagat. I mean, sa venue na ano yun. Sobrang ganda niya. And the last one na meron ako is sa top 5 ko is the Holy Mountain. Dapat isama niyo siya pag pumunta kayo ng Guimaras kasi sobrang ganda niya and sobrang historical ng lugar na yun. Good thing din kasi pwede siyang pang photoshoot. Pwede siyang kaya tinawag siya na Holy Mountain kasi may cross din doon sa ibabaw. Kumbaga, maganda siyang pang hike and syempre pwede rin kayo mag-pray doon. Yun lamang sa akin. Salamat!
Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Kadat Consil at sasamahan ko kayo para tuklasin kung ano nga ba ang okasyon na mayroon sa isla ng Guimaras. Isa sa pinakapaboritong prutas ng mga Pilipino ay ang mangga. Matamis man o maasim, dilaw man o barley, ay siguradong mapapakain ka ng madami. Ang isla ng Guimaras ay tinaguri ang mango country o Visayas sa ating bansa. Ang manggang galing sa Guimaras ay isa sa pinakamatamis na manggang na itala. Kaya naman ito ay patok na patok hindi lamang sa loob ng bansa kundi in demand din ito pati sa labas ng bansa. Dahil sa gana ang isla ng Guimaras sa mangga, mayroon din silang iba't ibang produkto na gawa dito tulad na lamang ng dried mango, mango jam, tart flavored mango, at marami pang iba na siguradong patok na pasalubong sa inyong pamilya. Patok na patok din ang harvest season ng mangga sa Guimaras, lalo na kapag summer season. Dahil abot kaya ang presyo nito at tiyak na dinarayo ng mga turista. Manggahan Festival kung ito rin ang isa sa pinakamalaking okasyon na nagaganap sa isla ng Guimaras. Dito mo lamang makikita ang iba't ibang kulay, hugis at laki ng iba-ibang mangga. At syempre ang matamis nitong lasa. Meron ding mga okasyon na kung saan nagkakaroon sila ng parada na puro mango-like props ang gamit nila. Dahil mango team ang parada. At syempre, hindi rin papahuli ang may nabet nila na mango eat all you can. Sa halagang 100 pesos lamang, ay pwede ka nang kumain ng sandamakmak na mangga sa loob ng kalahating oras. At yun nga guys, may idea na kayo kung anong mga okasyon na pwede nyo itry kapag dumayo kayo sa isla ng Guimaras. Mga produkto sa Guimaras. Ano-ano nga ba ito? Una, ang mangga. Yaman ng Guimaras. Hindi lingit sa ating kaalaman na ang Guimaras ang pangunahing pinagkukunan ng mga matatamis na mangga. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa mga iba't ibang bansa. Ang Guimaras ay kilala sa produktong pang-agrikultura nito. Dinarayo dito ang pinakamatamis na bungang mangga. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba't ibang bansa. Kung kaya't binansagang Mango Capital of the Philippines, ang Guimaras. Mayroon ding iba't ibang produkto gawa sa mangga, tulad ng dried mangoes, mango bars, and mango jam. At kung ano-ano pa, ito ang karaniwang inuwi bilang pasalubong ng mga bumibisita sa Guimaras. Ilan dito ay ine-export na produkto ng ating bansa. Noon ay pinagdiriwang lamang ito sa Guimaras bilang isang independent province. Ngunit sa pagdaan ng taon dahil sa kasagsagan itong natatamasa mula sa mga produkto, ang Manggahan Festival ay mas naging makulay at dinarayo ng mga turista. Ilan sa mga kaganapan na tiyak na mabibilib at makakapagbigay kasiyahan sa iyo ay ang cultural show, Mango All You Can, fireworks display at iba pa. Pinagdiriwang ito tuwing huling linggo ng Mayo. May kakayahan ring maghahabi ng iba't ibang gamit ang mga taga-Guimaras. Tulad ng bag, chinelas, wallet, at iba pa. Kaya, di talaga mapagkakaila ang ganda ng Guimaras. Maraming tanawin na pwedeng puntahan. Mga pagkain na masarap tikman. Mga produkto na ating pwedeng gawing pasalubong sa ating mga minamahal at marami pang iba. Kaya halina, bisitahin nyo ang probinsya ng Guimaras. What's up sa inyo mga kapekto? Ako nga pala si Cadet Oshas. At ako si Cadet Jones. Mag-aaral mula sa Asian Institute of Maritime Studies, MT22A5. Ang ibang mga grupo ay sina Cadet Palanya, Cadet Nasyonal at Cadet Paras. Halina't samahan kami sa mga makasaysayan lugar dito sa Maragondon, Cavite. Tara na!
So, what's up sa inyo mga kapekto? So, andito tayo ngayon sa unang destination natin, ang simbahan ng Nuestra Señora de la Asunción. Tara, samahan nyo na kami. Alam nyo ba na sa pulpito, dito ginaganap ang pagpamilya at pagsiserbo ng mga pare noong panahon ng mga Kastila? Alam nyo ba na ang simbahan ng Maragondon ay isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas? Ito lang naman ay may gulang na 308. Nakumpleto ang simbahan sa taon ng 1714. At alam nyo ba kung sino ang gumawa ng simbahang ito? Itinayo ito ng mga pare ni Sita noong taon ng 1618 at na-establish as a parish church noong taon 1627. What's up mga kapekto? Andito kami ngayon sa pangalawang destination namin, ang Bonifacio Trail House. Tara, samahan nyo kami. So ang Bonifacio Trail House ay isa sa National Historical Landmark na matatagpuan dito sa Maragondon, Cavite. Itinayo ito noong taong 1889 at ang kasalukuyang trail house ngayon ay isa ng museo.
Magandang umaga mga mag-aaral. Ako nga pala si Jesse J. Paras na maghahatid sa inyo ng impormasyon about sa trial house ni Bonifacio na matatagpuan sa Marugondon, Cavite. Kaunting kaalaman lang sa buhay ni Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay pinanganak noong November 30, 1863. Ang kanyang mga magulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Nakatapos siya ng mababang paaralan ni Guillermo Ospina sa Cebu at sa gulang na 14 anyos. Ang kanyang mga magulang ay namatay at napilitan siyang huminto sa pag-aaral upang alagaan ang mga nakababata niyang kapatid na babae at lalaki. Bilang hanap buhay, inatasan niya ang kanyang mga kapatid na tulungan siya sa paggawa ng kahoy at baston at papel na pamaypay ng kanyang itininda sa lansangan. Ang kapatid na lalaki ni Bonifacio ay dinaos sa Marugondon, Cavite sa isang bahay na bato. Naitanayo na Teodorico Reyes noong 1889 noong Mayo 5, 1897, natagpuan ng hukumang militar na pinamunuan ni General Mariano Noriel. Ang pinaratangang pagkakasala ng pagtataksil at inirekomendang pagpapatupad noong Mayo 10, 1897, si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid na lalaki ay pinatay sa mga sundalo na pinamunuan ni Major Lazaro Magaling sa Mount Nagpatong sa Marugondon, Cavite. So, ayun lamang ang konting impormasyon about dito sa trial house ni Bonifacio. Maraming salamat. Ako nga po pala si John Kenneth Tasyonan at ngayon, ipapayag ko sa inyo at ilalantad ang mga masasarap na pagkain ng Marugondon, Cavite. Tara na at tikman ang mga putahing ito. Ang una ay bakalao. Napakasarap na ito at gawa sa isda at masustansya para ating kainin. Ang sunod naman ay ang tamales o ang kanilang special din. At masarap po ito. Kung pupunta po kayo dito, huwag niyo pong kalimutan na tikman ito. Ang sunod ng kanila ay ang kilawin. Ang kilawin ay yung pinaka-the best dito kasi napakasarap na at saktong-saktong pampulutan sa mga ating. At ang sunod naman ay ang pansit puso o pansit kawali. Ito ay masarap kainin at
ihain kapag may birthday yan. At ang huli sa kanila ay ang bibingkinitan. Nakalimutan ko, nabubulol-bulol lang ako, pasensya na, pero masarap ito. Pag kinain nyo ito ay mabubulol-bulol kayo sapagkat napakasarap na ito. So ayun tayo ngayon sa pinaka-pangatlong destination natin sa Maragondon. Ito yung Lolo Claro's Restaurant. Tara, samahan nyo kaming kumain. Magandang umaga, Ginoong Pekto, at magandang umaga din sa aking mga kapwa-kadete. Ako nga po pala si Kadete Melchizedek C. Palanya. Dahil tapos na sila kumain at tapos na tayo sa pagkainan, dumako naman tayo sa pista ng Cavite. Pista sa Cavite. Ang pista sa ang ilang baba sa pista sa Cavite ay ang pista ng Nuestra Señora de la Asunción. Isa sa mga matatandang simba sa Pilipinas na itinayo sa taong 1665 or 1765. Hindi nyo po ba alam na hindi siya naging simbahan noong una? Kasi ito ay isang mission outpost ng mga Kastila dati na ginawa nilang simbahan. Ang anak ng Diyos, nagkatawang tao upang maging alay. At ang katawang ito ay pinaghanda ng Diyos para sa Kanya nang gagaling sa laman ng ating mahal na ina. And that's the dignity, the source of the dignity ng ating mahal na ina. Siya ang nagbigay ng kanyang katawan upang maging instrumento upang ang Diyos ay magkatawang tao. Paano at bakit nagkatawang tao ang Diyos? Sapagkat kinakailangan na siya ay maging isang alay. Kaya po, andyan ang pakikiisa ng ating mahal na ina sa alay ng ating Panginoon. Sapagkat ang katawang inialay, ang ipinako sa krus, ay ang anak ni Maria. Anak ng Diyos, ngunit anak din ni Maria, sapagkat ang laman ng ating Panginoon ay nanggagaling sa katawan ng ating mahal na Birhen. Ang nagligtas sa atin ay ating Panginoong Jesucristo. Siya lang ang nagligtas, ang tagapagligtas natin. Ngunit gumamit ang ating Panginoon sa katawan at kalooban ng mahal na Birhen upang maisagawa ang misyon ng ating kaligtasan. And that is the virtue of our Blessed Mother. Yung pananampalataya, yung paniniwala na ang salita ng Diyos ay mangyari sa kanyang buhay, na ang mga pangako ng Diyos ay mangyayari sa kanyang buhay. Nagtuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ang taong naniniwala at nananampalataya sa pangako ng Diyos
ay hindi mawawala ng pag-asa. Ang tao kasing mawawala ng pag-asa, yun yung hindi na makakakilos at makagawa ng mabuti para sa sarili at para sa kapwa. Ngunit ang taong nananampalataya, buhay, may pag-asa, at ginagamit ang puso at pag-iisip upang makagawa ng kabutihan. At ang numero unong kabutihan na magagawa natin sa panahong ito ay ang pag-iingat sa sarili at pag-iingat para sa kapwa. At ang taong nananampalataya ay hindi kailanman maubusan ng biyaya sa halip na naghihintay ng ayuda, tumutulong sa kapwa. It's a matter of attitude. An attitude of faith, of hope, of love, and of generosity. Sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng Mahal na Birhen, sundin natin ang kanyang mithiin, ang kanyang numero unong virtue, virtud. Siya ang taong, ang babaeng may pananampalataya. At siya ay naniniwala na ang mga salita at ang mga pangako ng Diyos sa kanya ay matutupad. Ang agenda namin yung araw ay puntahan ang dalawang pinakatanyag ng kasaysayang lugar sa lungsod ng Maynila. Ito ang Rizal Park at ang Intramuros. Dito kami sa KMC Rona kung saan dito magsisimula ang aming destinasyon bilang mga vloggers. Ang KMC Rona Kilometer Zero ang ginagawang starting point ng mga siklista upang gawing basihan ng distansya o layo ang kanilang lalakbay. Oh, ngayon guys, kasaluoy kami ng dito sa Manila. Lilibutin na kami yung luneta at susunod ay ang Intramuros. So stay tuned! Stay strong sa inyo lahat! Looney Tunes! At dahil nakapagkita-kita na kami, kinailangan namin tumawid sa kabilang kalsada upang puntahan ang aming unang destinasyon. Ang unang target namin na puntahan dito sa Rizal Park ay ang Independence Flagpole o ang Philippine National Flagpole. O ngayon guys, kasaluoy kami nandirito kung saan nakatayo ang pinakamataas sa flagpole sa Pilipinas. Dito yan matatagpuan sa Luneta sa Manila. Ang Independence Flagpole na ito ay itinayo at ibinigayway noong July 4, 1946. Dito mismo sa pwestong ito ng Luneta o kung tawagin dati ay Bagong Bayan. Bilang paggunita sa tuluyang paglaya ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Amerikano. Siyempre sa kabilang bahagi na natayo, pinamataas sa flagpole sa Pilipinas, ay nandirito rin makikita ang monumento ni Rizal. Ang monumento ni Dr. Jose Rizal ay itinayo dito mismo sa Bagong Bayan, lugar kung saan siya binaril bilang pagpapakabayani mula sa mga isinulat nitong nobela na nagmulat sa mata ng mga Pilipino tungkol sa pagpapahirap at pang-aabuso ng mga mananakop na Kastila. Dito rin sa ilalim ng monumentong ito nakalibing ang mga labi ng pambansang bayani.
At hindi lamang yun ang makikita nyo dito sa Luneta Park dahil napakalaki na Luneta Park at napakarami nyo dito pwedeng mapasyalan kagaya nito. Sa lawak ng Luneta Park ay nagiging pasyalan ito ng mga turista at ng mga magkapamilya dahil sa ganda ng tanawin at bilang pagbabalik loob sa kasaysayan ng Pilipinas. Mayroon ding mga lugar dito na bago sa amin, kagaya ng isang ito, kung saan nakaukit ang may ultimo adios ni Dr. Jose Rizal na nakasulat sa tatlong wika, Espanyol, Filipino, at Ingles. At dito naman sa parteng ito ng aming pinuntahan ay dito nakaukit ang mi ultimo adios ni Jose Rizal. O ang my last farewell. English translate is my... Sa lugar ding ito ay mayroong mga nakaukit na mga estatwa at mga rebulto na nagpapaalala sa buhay ni Dr. Jose Rizal hanggang sa araw ng kanyang pagkamatay. At sa bilang banda guys, dito nyo rin makikita ang iba't ibang mga estatwa kung paano binaril si Rizal. Medyo nakakapagod rin yung nilakad namin, kaya naman pahinga muna kami kahit sa lit lang. Hindi pa dyan natatapos ang ating Luneta trip. Ngayon, nandirito kami sa lugar na kung saan ay hindi pa namin sigurado, ngunit parang medyo incheck ang kanyang sulat na. Oh, tawagin mo ate. Ang lugar na ito ay ang tinatawag na Chinese Garden. Ngayon guys, nandito kami sa lugar na ngayon lang namin napuntahan sa buong buhay namin. Totoo po. Ito yung masasabi namin bagong tuklas. Aming tuklas. Tama. Bagong tuklas siya kasi sa tagal ng pag-iikot namin dito sa Luneta ay ngayon lamang namin napuntahan itong lugar na ito. Maganda rin dito. Maganda siya maging pasyalan ng pamilya at ng mga magjojowa. Ang Chinese Garden ay pinagawa bilang tanda o simbolo ng pagkaibigan ng bansang China at Pilipinas. Sa bahaging ito naman ng Chinese Garden, makikita ang isang daanan tinatawag na Wisdom Walk, kung saan ay merong mga quotation o mga mahalagang kasabihan sa bawat poste nito. So, yun, papunta, nandito kami ngayon sa Luneta, so papunta na kami sa next station namin, sa Intramuros. So, ngayon, kasalukuya kami nandito kami sa may bandang harapan ng Intramuros. Ito naman ang Puerto Real Gardens na parte ng Fort Santiago na binuo 400 taon na nakakalipas. Ito ay lugar na bukas sa publiko at pwedeng pagganapan ng mga okasyon. Nagpahinga na muna kami at nagkwentuhan habang inaantay ang isa naming kasama bago magpatuloy. At ito na ang Intramuros na kung saan ang bunga dagad ay ang pamantasang lungsod ng Maynila. Saloy kami nandito sa Intramuros, naglalakad kami. Naghahanap kami ng aming mga kainan ng tanghalian dahil time check ngayon ay alas 2 na at hindi pa po kami kumakain. Tanging merienda pa lang. Ang Intramuros ay tinaguriang Walled City of Manila na binuo ng mga Kastila noong panahon ng kanilang pananakop. So guys, kasaloy po kami nandito sa San Agustin Church. Makikita dito sa Intramuros, Manila. Ang simbahan ng San Agustin ay tanyag dahil ito ang pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Minarayo ang Intramuros dahil sa mga makalumang gusali at infrastruktura na nagpapaalala sa kasaysayan ng Pilipinas mula pa noong panahon ng pananakop ng mga Kastila.
Yun, kasalukuyan po kami nandito sa Manila Cathedral. Ang Manila Cathedral ay isa sa makasaysayang simbahan sa Pilipinas na itinayo 64 na taon na ang nakakalipas. Nandirito rin ang Palacio del Gobernador na ginawang taguan mula sa mga air raid noong ikalawang limang pandemic. At ang Plaza Roma sa harap ng Manila Cathedral at ng Palacio del Gobernador. At dahil sa pagod at gutom, kumain na rin kami ng aming paranghalian sa pinakamalapit na kainan. Katapos kumain, ay nanglibot-libot kami muli sa mga saysayang Intramuros hanggang mapuntahan ang aming pinakahuling destinasyon. At ang pinakahuli naming target na puntahan ay ang Fort Santiago. Ang Fort Santiago ay ginawang taguan ng mga armas, lungan ng mga aktivista noong panahon ng mga Kastila. Ang aming naging paglalakbay sa lungsod ng Maynila, partikular na sa Rizal Park at Intramuros, ay naging masaya at may katuturan sapagkat nalibot namin ang mga lugar na makasaysayan at marahil ay bago para sa iba. Napuno ng kwela at sambot saring impormasyon ang aming naging karanasan, kaya sulit na sulit. Kaya para sa mga pamilya at turista na gustong maglibot sa lugar na nagpapaalala sa kasaysayan, tara na sa Manila. Dito na po nagtatapos ang aming paglalakbay dito sa Manila. Experience Ames.